dito ako ngayon kasi December 20 ngayon, 2022. So dating na ang 2023 simula ang January, February, March. Yung unang araw ng March, March 1 yun yung kaarawan ko. So 1978 2023. Yun yung pag ano mo siya, kinumpute siya. Yun yung tunay na edad ko. So, siyempre, malaking blessing din na dumating sa akin. Hindi ko naman din akalain na mabibigyan ako ng biyaya. And, siyempre, pinaghahandaan ko yung birthday ko dahil gusto ko yung mag-celebrate ng birthday ko na may mga kasama din akong mga tao na ininyayahan ko. Pero, siyempre, yung budget kulang din talaga. So, hindi ko talaga totally ma-accommodate yung mga yon. Minsan, maaaring meron silang mahalagang bubuntahan. So, ito na. Dumating yung blessing na para sa akin. Kasi nga, birthday ko talaga. Gusto ko talagang meron tayong bigas. Ayan. Ayan, bigas. Tapos, meron tayong pansit. Hindi ako nagkakamali, 5 kilos. Ayan, 5 kilos ng bigas. Ayan, ito. Tapos meron tayong gatas. Spaghetti. Mga kalaking kilo to, may kasama na siyang sauce. Meron tayong pancit canton. Coffee. Siyempre, meron din tayong mga Argentina, corned beef, mega, saka CDO. Siyempre, pag bibili ka nito, kailangan muna tignan yung expiration date niya. Baka hindi kasi umabot ng kaarawan ko. Siyempre, diba? Tapos, siyempre, dahil nasa kaarawan natin, magpapaluto ang magluluto ako ng pansit. Siyempre, kailangan ko din tulong nung marunong talaga magluto. Meron tayong toyo. Siyempre, another yan. Dalawa na. Spaghetti pa rin. Dalawa yung spaghetti natin. Ayun ba nung Christmas party yung naklasiko sa Agro Entrep, ang dami namin spaghetti, dinala ko yun sa bahay namin, tapos hindi na rin siya napakinabangan. Nung umaga, napakinabangan pa siya, kasi gabi yun nangyari yung pag-uwi namin ng galing doon sa Lucky D. So, umuwi kami ng mga bandang alas dos ng madaling araw, dumating ako dito, mga alas tres, tapos nakatulog pa rin ako. Tapos, siyempre, nung umagahan, ang kinain ko din yung hotdog. So, meron tayong dalawang spaghetti pa sa aking kaarawan. So, meron tayong meatloaf, Argentina, corned beef. Siyempre, kung may toyo, may suka. Ibaga, corned beef pa rin. Kape, mali kasi ako sa kape. Siyempre, bigas na naman. Siguro, mga 3 kilo to. Kasi siyempre, pakakainin natin yung bisita natin. So, siyempre, meron tayong palaman. Yung klase ko, wala naman talaga akong ambag sa kanila. Bali, siyempre, dun sa nag-sponsor sa aking kaarawan, dahil nga tayo nagbablog. So, ang hihirap ma-reach ko yung 3,000 watts time. Pero patuloy pa rin ako nagbablog kahit walang kwenta yung vlog. At least, ang hirap umangat. So, continuous pa rin naman ako. Siyempre, salamat sa tulong tsaka sa lagi ako nag-a-announce na magse-celebrate ako ng birthday ko. Sabi ko nga pinaghahandaan ko ang birthday ko. Siyempre meron tayong kung may kape, may asukal naman siya. Ano. Simple lang naman yung handa. Siyempre ako, mahilig kami. Yung nanay ko mahilig magluto ng sopas. Number one na paborito namin yung sopas. Si nanay ko magaling magluto ng sopas. Ayan. Ako naman tumutulong sa kanya. Siyempre, ito, meron tayo itong macaroni. So, gagawin sa opas to. Tapos, Alaska, evaporada. So, siyempre, maraming salamat sa nagtumulong at nagbigay ng ganitong blessing dahil sa gaganap yung birthday ko.
Thank you talaga. Meron kasi akong makukuwang allowance tagdag din sa celebration ko sa birthday ko. Pero siguro hindi na siya aabot doon kasi darating yung hindi pa naman natatapos ang buwan ng December. So, bukas ay 23. Kung hindi ako nagkakamali, yun naman yung kaarawan ng lola ko na kung saan doon ako tumira sa kanila. Sila yung nakapagpatapos sa akin ng pag-aaral. Pero kung hindi naman kahit supporta ng lola yun, kung hindi din naman ako nagtsaga o nagpursiging mag-aral, hindi rin naman ako makakagraduate. Sa akin, nasa sarili kong paayon, sa sarili kong desisyon, sa sarili kong pagsisikap. Kaya ako napagtapos, yung tulong lang, yung supporta lang sa akin na doon ako tumira. Then, siyempre, kung katulong ako, hindi ka naman talaga sa iyong katawan, hindi ka talaga decidido mag-aral, hindi ka din talaga makapagtapos. Birthday bukas ng lola ko, Lola Esther ko, na sumakabilang buhay na yon. Noong time na yon, sabi ko sa kanya, noong buhay pa siya, kapag siya ay mamamatay, ibibideo ko siya. So, ako din yung gumawa o nag-sponsor ng video coverage na nandun kami. So, pag pumorma kasi ako ng talagang formang-forma, talagang elegante din naman kahit papano. Then, noong time na yon nandun yung asawa ko. So, ngayon, bali 2023 next year, birthday ko na, March 1. Ito lang talaga yung pinakita ko yung mga naranggap kong blessing at saka yun yung talagang gusto ko mangyari. Siyempre yung mga imbitado ko, hindi naman dahil naman sa kanila, sa 43 katao na umaten, hindi lahat naman yung bumoto sa akin, kalahati lang doon. Siyempre, majority nanalo ako pero gusto ko lang talagang ma-invite kasi sila din yung matagal na rin naman ako ng asawa, sila din yung nakasama ko din at saka okay naman, sana naging maganda yung bonding namin. Wala akong naimbitahan na maging kaklase ko ng high school, elementary, na kay kaklase ko sa TESDA, kundi sila lang. Siguro part kasi nung matagal ko ng pagiging solo parent, yun yung ipagse-celebrate ko. Tagal ko na kasing solo parent eh. So, mabigyan ko naman yung sarili ko. Tuwing magbabirthday ako, lagi ako bumubunta sa Lucena, hindi ako nagse-celebrate. Wala akong painom, wala akong pasigarilyo, wala akong handa. Ang nagbibigay lang sa akin ng sponsorship yung kaibigan kong kung saan doon ako nananalagi sa computeran. Pinapakain na ako ng Jollibee o kaya KFC. Yun lang naman yun. Simpleng handa lang, simpleng kain. Picho-picho. Tapos karamihan sa mga birthday ko, lagi ako nagpo-post ng mga animation. Yung mga photo, picture na ini-slide ko siya. Pero akala mo may mga bisita ako. Pero kinokopya ko lang yun sa YouTube o sa Google. Ganun din yung sitwasyon ng anak ko. May happy birthday songs, tapos mga video, cakes. Pero totoo, hindi talaga kami maganda yung celebration. Kasi nga, unang-unang problema namin yung pera. Dahil sa birthday ko, meron ako mga pagkain na dito sa harapan ko. Yun yung pagpapasalamat ko. Hindi dahil naman sa kanila, sa nagbigay. Hindi ako makapag-vlog ng ganito. So, yun lang naman and maraming salamat. Happy birthday ang wish ko sa dating birthday ko. Marami akong wishes pero nung nag-vlog ako doon sa YouTube channel ko, yung wishes ko, yung goal ko, na-upload ko na yun. Marami akong wish na gusto kong mangyari talaga. So, na-upload ko na yun. Kung kung babal kami yung mga nakarang videos ko, nasabi ko na yun. And siguro salamat na rin yun lagi kong sinasabi na rin naman na ang Pasko hindi para sa mayayaman, 'di ba? Ang Pasko pag nakita mo magandang bahay nila, maganda yung sama-sama silang pamilya, meron silang magandang kumikislap na ilaw. Ang Pasko hindi para sa mayaman, para din yan sa tuka. Unang-una ang Pasko, kung i-celebrate mo talaga yung kaarawan ni Kristo. Si Kristo ay isinilang sa sabsaban, hindi siya pinanganak sa mayamang lugar, hindi siya pinanganak sa magandang higaan, kundi pinanganak siya doon sa may sabsaban nga. Tapos hindi masabi kung wala siyang fried chicken, wala siyang ice cream, wala siyang cake, hindi ganun yung sitwasyon na pagkasilang kay Kristo eh. Simple lang. Ako, birthday ko, gusto ko lang, simple lang naman din. Kasi anak mayaman, hindi naman ako anak mayaman, so kung mabawa, magpakain ako, yun lang naman. So, yun lang. Dito ko natatapos ang vlog na to. Doon sa makakapanood, negative comment, pabor po sa may-ari ng channel yun. Mag-commento ka ng masama-masama, pabor po sa akin yun. Kung mag-commento ka ng mabuti, okay din po yun. Kung mag-comment ka, sasagutin ko. Tapos, pag
nag-comment ka, sasagutin kita hanggang sa umaba ng umaba. Kasi pag kasi lagi ka nagko-comment, nangyayari, yung bagang nalalaman ni YouTube, uy, may nagkakagulo doon, mas okay na okay siyang gamitin. Mas sabi, mas nananatili yung tao mag-YouTube kasi dun sa mag-Facebook, ano. So lang yan, pag maganda nga, may nagbabash kasi, dabaw na may nagbabash, okay lang naman yun. So dito, natapos ko ng video yung to, salamat sa nagbigay at tumulong. At hindi ko makalimutan yung taong nasa likod ng biyayang ito. So yun lang, and maraming salamat po. Bye.